Bah, teka. Yun. Dami bunga. Dragon fruit. Hello, hello, mga mare ko, mga pare ko. Welcome to my YouTube channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang paglulubricate ng kadena ng bisikleta. Marami kasing klase ng paglulubricate. Nandyan yung mga ginagamitan ng langis, ng grasa, at ng kung ano-ano pa. Pero ngayon, kakaiba, ang gagawin natin, gagamitan natin ng wax. Ito kasing wax, pagka itong ginamit mo, at least mga 200, 300, hanggang 500 kilometers nang matatakbo ng bike mo, hindi mo pa, doon mo pa lang siya kailangan lagyan ng i-lubricate ulit or lagyan ulit ng wax. Compared sa mga ordinary lubricants, yung mga langis, kada ride, lagay ka ng ang wax pang matagalan. Ibig sabihin, yun nga, gaya ng nabanggit ko, mga 200, 300, minsan nga hanggang 500 kilometers na yung natatakbo ng bike, tsaka mo palang siya lalagyan ulit ng wax. Hindi kasi common ang paglalagay ng wax, pero actually, kung ikukumpara mo siya sa lubricant, mas maganda talaga siya. Kasi lang, pag ang pagwa-wax, mas mahirap siyang gawin dahil mabusisi, matrabaho. Unlike this ordinary lubricants, pagkatapos mo mag-ride, lilinisin mo yung bike, lagyan mo ng lubricant, okay na. Etong wax kasi, lilinisin mo mabuti yung kadena, tapos paiinitin mo yung wax, tutunawin mo, tsaka ilalagay mo yung kadena. Patutuyuin mo, patitigasin mo yung wax, tsaka mo palang ilalagay ulit sa bike yung kadena. So ang gagawin natin ngayon, iwa-wax natin itong kadena nitong bike ko. Then, susubukan natin, gagamitin natin siya. Tapos, titignan natin ang resulta kung talagang okay nga. Pero base sa research, base sa mga napanood kong video, base sa mga cycling forum na nabasa ko, maganda talaga at saka very effective ang pagwa-wax. So ngayon ipapakita ko sa inyo ang step-by-step procedure ng kung paano mag-wax ng kadena. So ano ba yung kailangan natin pagka magwa-wax ng kadena? Siyempre, muna yung kadena. So nililigyan tayo dahil lilinisin natin muna yung kadena. Kailangan wala siyang dungo, walang grasa, walang langis, malinis na malinis. Tapos ito yung pantanggal ng kadena. Tapos lutuan ng kandila. Kung wala tayong paraffin wax, pwede yung ordinary kandila na white tsaka unscented, so yung walang amoy, pwede siyang gamitin. So kung wala siguro kalahati, tutunawin lang natin siya. Yung iba dinadagdagan ng PTFE, chemical siya, powdered chemical, na mas lalong madulas ang magiging resulta. Kaya lang, wala naman tayo nun, so ito lang ang gagamitin natin, yung kandila. And itong wire na to, sabitan ng kadena, galing lang to sa lumang hammer, so siyang ginamit ko para pagka nilubog yung pag natunaw itong kandila, pag ilulubog yung kadena, tsaka pagka patutuin, bibitin. So itong hanger na ito gagamitin natin. So ito yung kadena natin, hugasan natin sa bowl. Lang to. Malinis na malinis. Walang bahit ng langis o kahit ano man yung dumi para kumapit ng wax. Ayan. Lang to. Ayan, malinis na. Tap na. So,
pagka natunaw na lulubog lang natin dyan yung mga kadena. Bagal lang to dapat, hindi dapat laksan yung apoy. Unti-unti lang matunaw para maganda yung pagkatunaw ng kandila. Yan, malapit na. Kunti na lang. Daya nung kandila, oh. Ulan naman yung hitna. Kadena natin, malinis na siya. So, nilagay ko na doon sa wire hanger. Malinis na malinis na yan. Gagawin natin ngayon. Titip natin dito. Para mag-penetrate yung wax sa mga singit-singit ng kandena. So, ito na yung kandena. Tuyo na, matigas na. So, kung mapapansin nyo, ayan o, maitim. Akala natin, malinis na siya. So, hindi pala totally malinis yung kandena natin. Pero, ganun pa man, susubukan pa rin natin siyang gamitin. Susubukan pa rin natin. Pero, konti na lang naman na yan, yung dumi na yan. Ayan o, tigas. So, ginanong mo siya, ang tigas, uy, tigas o, oh. Tuyo na yan, kakabit na lang natin, para masubukan, tanggalin na lang natin sa, ano, tigas. Ang gagawin natin, palalambutin lang natin siya. Kakabit na natin sa bike. Let's go! Kabit na natin. Thank you.
lang siya, matigas. So yan ang itsura niya nung na-wax. May buo-buo pang wax. Ganyan talaga yan. Yan. Itetest na lang natin siya. So yun, na-install na natin yung kadena sa bike. So susubukan naman natin siya. Tapos mag-update na lang ako siguro ng panibagong video kung ano yung resulta ng pagwawax natin ng kadena. Okay? So abangan nyo po yung mga susunod kong video. Don't forget to hit like and subscribe. Bye-bye!